Music ang passion ko eh. I keep telling people eh. Ang dinodyos ko musicians eh, hindi writers or directors. Eh. Kung saan man ako nakarating ngayon, kung ano man ako, lahat yung nagsimula sa diet. Even if nagkaroon ako ng love-hate relationship sa diet, lalo na nang lumayas ako sa diet, but in the end, it's all diet. First paycheck ko was when I was in fourth year high school. Nabasa ko sa Filipino Free Press na magbabayad sila, maski sa mga baguhang writer, naghanap sila ng mga short stories na pwede nilang i-publish. In-adapt ko yung Legend ng Mayan Volcano into a short story. Hindi ako marunong mag-type, nakikitype ako dun sa typewriter repair shop sa Kanto. Nag-type din ako ng sulat dun sa editor ng Filipino Free Press kay Ben Medina na sinabi kong orphan lang ako and gustong-gusto kong magsulat, gustong-gusto kong makarating ng Maynila. And I think naawa siya sa akin dahil sa ganda ng sulat ko, more than sa ganda ng short story ko. Kasi I think, I'm sure ang daming corrections yung short story. Tinanggap niya yung short story ko until eventually nakita ko yung magazine and then nang binuksan ko, nakita ko yung byline ko. First time na nakita ko yung pangalan ko na nakaprint sa isang page. Tiningnan ko lahat ng kopya, hinawakan ko lahat ng pangalan ko sa lahat ng kopya. And I think that's what changed my life forever. Parang nung nakita ko yung pangalan ko doon sa page, alam ko na kung magiging ano ako. Alam ko na kung magiging sino ako. Alam ko na ang pupuntahan ko sa buhay ko. Nabayaran ako ng 50 pesos that time. Yung 50 pesos, nagamit ko yun pagpunta ng Maynila para makipagsapalaran. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, kung anong trabaho, kung anong naghihintay. Pero ang alam lang namin, gusto namin sa isang mas malaking munduan, may gusto kaming gawin na hindi namin magawa sa diet. Basa ko ng basa ng basa, but I remember na nung nabasa ko sa public library yung una yung trabaho ni Dostoevsky, Russian author, Brothers Karamazov, and then Crime and Punishment, and then later yung mga trabaho ni Nikokin, and then William Faulkner. Parang nakita ko na pwede parang magkwento this way. Like si Nikokin, pumupunta kung saan saang period, past, present, pumapasok sa loob ng kaluluwa, lalabas, pupunta dun sa mukha ng character, then pupunta sa ibang taon, then babalik na naman dito. Parang pinaglalaroan niya ang time and ang space at ang mga salita. Sabi ko, pwede pala magkwento this way. And then si Faulkner, nang nabasa ko, ang hirap-hirap niyang basahin, pero the moment na naintindihan ko, parang nakakapasok ako sa isang mundo na ibang klase. I write every day in the morning, actually 4 in the morning or 5. Tuloy-tuloy na yun, pagsusulat. So I'm a morning person. Hindi ako nagko-coffee not in my entire life. Hindi ako uminom ng alak. Hindi ako nagsisigarilyo. So wala akong mga bisyo na kailangan ko para maput ako in the mood. But music, I play music. Music, yung beat ng music ang nagtutulak sa akin. Lalo na kung rock, yung para kang tinutulak, para mag-trigger ka na maging inspired na magsulat, na sige na, mag-type ka na. I make it a point to write every day. Lagi kong sinasabi sa workshoppers ko na trabaho ko yun eh, writer ako eh. Hindi yan dependent sa mood or mental block. Kung wala akong deadline, I'll just keep writing. Kung wala ako sa mood, I'll just keep writing maski pangit yung lumabas, but I love to write. I'm all over the place. Hindi ako organisadong tao. When I write scripts, I write 2-3 scripts at the same time. When I wrote para kay B, I was writing Amapola and a political novel na hindi ko pa na-revise ngayon. Sabay-sabay sila, lipat-lipat lang. Sabay-sabay. Hindi ako makafocus sa isang trabaho up to now. As a person, yun, maligalig ako. I go all over the place. So, ang writing ko, ganun din. My formula is to write from who I am. So, which means there's no formula to write from my pagkatao and to embrace kung ano talaga ako. If I keep resisting, if I keep saying I have to focus on just one script, that's at me. So, hindi siya lalabas.
So, the formula is not really a formula. It's just to be honest with yourself. Tanggapin mo kung sino ka and write from whoever, whatever you are. I have an entire cabinet ng mga unproduced scripts na pinupuntahan na namin ngayon ni Adele, yung assistant ko. Sabi ko, ito gusto kong gawin. Ito gusto kong balikan. Para siyang andami-dami pa doon ng mga hindi pa naipanganak na mga kwento through time. And then maraming wala pang director na nakakabit ng mga ideas ko rin. And then I have so many books I want to write. Sa ngayon, sabay-sabay nga, hindi ko matapos-tapos. Trip to Capo 2, Part 2 ng Amapola. I want to do a gay novel. Stage plays, gusto kong mag-stage play. Uli, gusto kong gumawa ng mga kanta. Music ang passion ko eh. Ang dinodyos ko, musicians eh. Hindi writers or directors. And yet, wala naman akong talent sa music. Pero lyrics, maski pa paano, nakasulat ako ng ilan. So gusto kong gumawa ng kanta. Lyrics man lang. So, if you look around, ang daming pwedeng isulat eh.